10 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team pick. Radiant team pick. Earth Shaker. Dire team pick. Clockwork! Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant the next label, pick. The next label, please. Weeks. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team ban. Void incarnate. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Ay! Iyon. And welcome back mga sirs. Ako yung next page and this is our coverage of the DBC 2021 Season 1 for the European region. Lower division tayo. Creepwave vs. No Bounty Hunter. Best of 3, 1-0 in favor of Creepwave. Samahan nyo kami, kami magiging caster nyo for this series. This is Pilad. This is Hermann. Iyon. Alam mo na, tayo sa ating game, ano? Ano pala, quick shoutout muna sa ating mga sponsor dyan. Still Series, Predator, and PhoenixBet mga sir. Kung alam nyo na, PhoenixBet, sa mga naghanap ng real money betting site, user code, laban WXC. PhoenixBet. Tapos, syempre, hashtag bet responsibly. Humabol na kayo dito. Second pick pa lang. Times 3 yan. Oho. Ano, times 3 yung The Bounty Hunter. Ano yan? Tawag dito, high risk, high reward. Times 3. Yan lang. Pero Creepwave dito, kumuha sila ng Clockwork and Void Spirit. Ngayon ko lang ulit nakita yung first pick Clockwork ka. Ano, yun. Share nyo na yung ating livestream, sir. Siyempre. Baka naman. Ayun lang. Kahit yun lang. And the armory pala. Oh, nakalimutan ka, sorry. Ha. Alam mo na, gumagana na naman tayo. Bahali ano, mo na. Piling ko kailangan mo pa ng isang Red Bull eh. Di na. Pang-apat mo na ba? Baka mamatay na ako. Sa ASEAN. Mamatay tayo dyan. Sasa, nagpapalpitit na nga ako kanina eh. Paano yun? 10 seconds. Ang lakas na eh. Uwisit ka. Ito, yun natin yung mga picks dito. No Bounty Hunter, sila naman yung kumuha ng Earth Shaker ha. Ang tanong, magiging same performance ba?
nung Earthshaker. Feeling ko nga yan, third pick niya, dapat Morphlinga na nila yan eh. Pwede na yan. Hindi mo nakuha yung Earthshaker na malakas eh. Pero pwede rin kunin ng Creepy yun ah. Yung? Morphling. Kaya nga, sila nga yung kumuha. Kung gusto ah, nila. Akala ko no, Bounty Hunter rin sinasabihan mo. Kung, nasa, kung gusto nila. Both teams pwede. Kaso, oo. Ayun, depende lang kung pipick nila. Mas lamang yung ano trip wave. Kasi syempre, yun yung makukuha mo. Hindi mo kailangan ng Aghanim Scepter. Hindi, kailangan mo rin pala ng Aghanim Scepter. Kasi para magaya mo. Yung range. Ang maganda dyan, pwede mo gayaan kasi kahit na rin dito sa dalawa eh. Pag nagandahin ka, may sarili kang sustain. May... Nagmira na sila push for. Nakikita ko rin naman sa rank to. Nagka-clockwork. Once na makulong ka, auto-arrow. Pero, shoutout pala ka Sir Mervin Santos. You're welcome. May bing ba yung tulog na rakit? Ay, hindi talog yun, boss. Nagtitext siya, nagtitext. Oo. The Valorant Lords. The Secret Weapon. Weapon X. Isiya mo lang. Ka-Valorant namin yan. Brimstone God. Hindi siya, ano yan, ayun yung smoker namin. Natamad pa ako maglaro eh. Wala kasi akong oras maglaro. Sa iba ako nagpapaka-pro player eh. Oh. Di ko na nga sinabi kung ano eh. Basta kami ni RJ, may usapan kami lagi yan. Pag nanalo, may ano yan. May pangalang itadrop yan. Basta ako, yung kilala ko, nakagumaganon na lagi. Kaganon lang. Ito may hindi tayo sa third pick. Baliw ko pinag-chi. Nine of Bounty Hunter. Ay, ako siya natatagalan sila. Reserve time na nila to. Sobrang tagal. Lubos na ako, 25 seconds. Nag-iisip yung gura yan. Nag-iisip. Underlord. Uy, makunot gaming ha. Well, malakas ako dito yung ano nila, yung side lanes nila, yung offlane nila. So, tingin ko, ban ba yung troll? Earthshaker, Underlord, Tandem. Pwede mag-troll dito yung creep wave. Sakit yan. Sureball yung crowd control mo dyan eh. Basta tamahan ng vision, mapapaupo sa pit of malice. Troll Ursa Slark, yung nakikita kong pwede pick dito ng creep wave. Pwede na sila mag-carry kasi kukita na naman natin yung post 5 dito. And in terms of harassing, mas namang dito yung, ano, yung support ng creep wave. Kasi... aggressive. O, dun sa baba ah. Sa baba kamikaze. Ng naman. Kamikaze kasi yung lineup niya. Clockwork tapos ano, Earthshaker yung magtatapat. Diyos ko, bubuli ng clockwork yun. Offlane? Ayun, Ursa. Ay, hindi. Sabi sa'yo. Kano, pipick lang talaga nila dyan is Troll, Ursa, tapos si Stark. Ayun naman yung pinakamagandang pang ano, counter dito. Well, lalo na si ano, kasi lalo na yung Ursa tsaka Stark. Magpapabor sila dito sa may ano, sa may undying eh. Auto steal. Pro player sa balaso. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Bamadino, what's up man? Teddy boy. Good morning. Grabe ka. Grabe ka naman sa akin. Ang sinasabi ko lang, mahilig siya laging mag-stop. May pagarang-garang po yun, no? Ay! The Morph Shaker! Game 3 ato tayo! Hindi, easy ka lang, Idol. Feeling ko lang. Relax ka lang. Kung Nostra na agad, baka mabate. Tingnan natin. Ano, pag hindi nila nagaya yan, TNC number 1. Depende pa rin kasi pag ano yun, naunahan sila ng creep wave. Yeah. Lalo na pag yung isang Void Spirit na kaganim Scepter at nagulat niya ng hindi na nakapag ano. Hindi na nakapag-skill o nakapag-shift dito si Morphling. Kaya kanya lang burst doon yan. And tingin ko yung magiging offlane dito ng creep wave is yung hero magpapahirap sa Morphling talaga. Alam mo. Oh, pwede sila. Ay, wala pala sila nga. Ban yung Beastmaster. Diyos ko. Sabihin ko pa lang sana Beastmaster. Tingnan mo mga binaban nila, mga kuhaan ng mana. Oo. Pero hindi ako nakatingin dito sa Morphling Earthshaker combination, yung Morph Shaker. Alam mo kung saan ako nakatingin? Saan? Doon sa Undying tsaka Morphling. Ako nga pala. Ay, hindi. Hindi naman mag-stock ko. Kailangan na madami last hit ni Underlord eh. Undying? Hindi Underlord. Undying ba? Underlord yung narinig ko. Sa aso yan. Kapag yan nag-undying at yung kanina, lalo na't may Earthshaker dyan, yung siyempre, kanina, madalis, mabilis siya makakakuha ng decay dyan every time na may mapapatigil siya dyan. Kapag nag-stock yan at least 100 na strength, kahit i-pull agi niya, yung kahit mag-pull agi siya na Morphling, malaki yung buhay niya. Buhay niyang 4K. Yung nakita namin ni Dan, 120 stolen, ano? 120 stolen strength. Naka-full agi siya, as in babang-baba yung strength. Naka-full agi. 5K. Dito pa siya, no? Dito pa siya, ganun, no? 5K. Well, ang tanong kung mag-work yun. Kasi yung creep wave dito, tingin ko, pipik sila ng offlane na pagbog doon. Mas nakakatakot yun.
Mas nakakatakot yun. Para sa akin ha, mas nakakatakot. Kasi yung sa Morph Shaker kasi is burst. Mm. Diba? Alam naman natin lahat yun. Yun yung binabayaran sa Morph Shaker, yung burst eh. Diba? Yung pero plus, yung sobrang tankiness at saka yung pagpapahaba ng teamfight, nandun sa ano, undying. O, kompleto nga naman yun. May puno yung parang normal na hero na malaki talaga yung buhay si Morphling. Pero creep wave dito, pagbabiper kaya to. Ayan, tama si Mina. Si Topso nang gumawa nun, no. O nga, no, nakalimutan ko pa kung sino yung game na yun. Sinotail pala yung undying nun, tapos ano. Tapos ginawa niya is nag-aganim si FTF si, you know, si Morphling. Sakit, sobra. Hindi ba magbano? Viper to. Viper? Wait, hindi rin Viper. Bro, master to. Beast master talaga yung napupusuan ko eh. Wala, sabihin ko din sana like an offling kasi nakita ko nakasunod na nakaban eh. Sila nagban parehas eh. Like an mid mo? Cute. Diyos ko. Kulang pa ng lockdown tong creep wave. Kailangan na ng stunner. Ay hindi pala. Hindi pala obra. Masyado sila nakarelay sa ano sa target na ano. Yung hiling ko kailangan nilang i-move yung void spirit eh. Ha? Ano kailangan nilang i ano? Kaya naman mid yan. Papangit, papangit. Parang sa mid yan against cube. Oh. Ano lang, cute na pala yung katapat. Pwede pala yan, pwede. Palag yan. Papangit ang problema nila dito yung offlane. Kailangan mag-step up dito offlane. Well, Timberson, hindi kasi upan nun. Pero Death Prophet mo. Death Prophet offlane. Death Prophet offlane ba to or mid? Well, diba? Yun nga yung sabi ko, diba? Well, si Took. Maganda yung setup ng Decay kasi ang dami mong ano, ang dami mong pang crowd control. Meron kang... May fissure, meron kang pit of malice. Oh. Hindi pag kinopia mo yan, Diyos ko. Isang ano lang eh, isipin mo sa tatlong hero, 30 strength agad yung makukuha pag mo. Pag nagka-aganim shard ka pa, lahat ng gagayahin mo may aganim shard effect din. Diyos ko. Ha? Parang ang sakit ng lineup dito ng No Bounty Hunter. Na-imagine ko na yung teamfight na nangyari. No Bounty, no Bounty, but you. Nako. Lakas si Grak, no? Palakpakan natin. Ay. Hindi pa na. Easy Idol, ibang game yun. Ay, ibang game yun. Ay, alas 5 na, naiintindihan ko naman. Alas 5 na. Akala ko yun. Naiintindihan ko naman. Lakas no, nature. Good morning order. Again sa mga nanonood dyan, mga sir. Magandang umaga sa inyo. Kung nanonood pa kayo sa amin, thank you. Pare-pareho na tayong sabog di dito. Di pa tumutuguyo pa ako ha. Nagtatanggal ako ng kuko eh. Ay, press tayo ng ginagawa kanina. Di connection. Yung kuko na malaki, tinatanggal ko yun eh. Yung ibang ang galing nun, kinakagat eh. Diyos ko, sa paa. Ginawa ko naman dati. Oh, tingnan mo. Hindi ka, ginawa mo pala. Bata pa ako nun, di ba? Sino katabi mo, Boss B? The secret weapon yan. Si Weta next. Brim, ano? Brimstone Lord. Brimstone God. Basic lang. Binuot kami niya kapon. Huwag ka, Pirage. Parang naririnig ko, kalaban nyo sila padre. Ha? Isa lang, siya lang. Di ba kausap po si padre ng umaga? Tuntuwa nga ako. Kahit paano, nakasunod ako dun. Nakano gamit ko rin kasi yung second account ko. Kasi hindi abot yung main ko dun kay Tom. Buti nakasunod ako dun kahit paano. Sobrang ano kasi kumil. Inuubos lahat. Ano patingin ng sayang wala ako nung bet pang 6.5 over. Pero ito mga sir, again this is our game number 2 of Lower Division, EU Region mga sir. Creep Wave versus No Bounty Hunter, papakilala ko muna sa side ng No Bounty Hunter. Pakilala mo din ako. O, ng Creep Wave muna. O, di. Ito si Pillage, mga sir. Hindi. Sa side ng Creep Wave, Fishman sa kanyang Clockwork, Malrin with this Death Prophet ulit. Maganda yung performance niya nun sa game number 1. Good night, Crystalis Malrin. Crystalis sa kanyang Ursa, ATF. AT to the F. Sa kanyang Void Spirit and Milan with this Mirana. Si Automatic Transmission Fluid. And for the side of NBH, Desire sa kanyang Earthshaker, Khan for his Morphling. Flash sa kanyang undying yung Taki for his Queen of Pain and Blink for his Underlord. Pag di na early yan to, Puyat Israel talaga. Hindi talaga early to, Puyat Israel. No. Kanina pa kami gising. Walang early, late lang. Pero eto, Alan. And tama lang yung ginagawa ng Morphling. May hirap kasi umagaw talaga ng ano, rune o mag-contest ng rune pag, ano, pag Morphling ka. Pero ito mga saragin ha. Yung dalawang team na to is parehas nasa third place. So kung sino yung magtitake ng series natin mga kasama nila sa pinakamataas na spot yung ano, yung Hellburst Smashers. Syempre, tapos na lang nun, scoring na lang talaga. Padamiin mo na lang yung score. Naku, mali yung pasok ni Fishman. Naharangan pa nung toll gate nung Fissure. Nakulong, last two pa. Fissure to Fishman. Arrow will connect. Kaso patay ito. Ayun lang. The deny! Well played!
na-prevent nila dito yung first blood para sa side ng No Bounty Hunter. Well, goods pa rin yun. Not today. Goods pa rin yun kasi nakuha pa rin nila yung ano, yung rune eh. Nakuha pa rin nila rune. Naku, tatlo ba ngayon nakuha ang rune dito nung ano, nung creep wave. Paano nakalusot si yun yun? Si Kintaki yung isang creep. John Raul Morante, call center while watching Boss Pillage. Uy, baka marinig sa ano ha? Marinig yung sigaw mo sa calls. Huwag kang ano, huwag kang mag-ano dyan. Ma-e-tagege ka talaga, magtaka yung kausap mo. Ba't mo kasi nisigawan? Hindi pa naman ako yung manager mo. Ako, maintindihin ako manager dati. Naka-red bull to. Di, siyempre, baka naman. Kung hindi, kanina pa kami, parang sabog dito. Pero sa baba, ayan, sinasabi ko naman sa Epilage, grabe talaga mang boss itang isang clockwork. Kaso si Crystalis! Hindi, buhay. Buti ko na. Buti na lang meron siyang purifier doon para kahit paano eh, hindi ganun kalaw yung kanyang buhay at makalain pa rin siya dito against kay kuya mo. Feeling ko eh, itong si Fishman magagawa nito lahat ng trabaho niya pero kapalit lagi buhay niya. Okay lang, nagawa mo naman yung trabaho mo eh, di ba? Bayad na yun, ayun na yung bayad mo na nagawa mo yung trabaho mo. Pero to si Blink, hindi siya mo problema masyado sa laning. Diyan naman yung kanyang first skill na ubusan lang dito ng Dane, si kuya mo. Nicole Giao, nood muna bago mag-bike. Hindi ba ano yan? Hindi ba delikado yan? Hindi ba maulan? Medyo maulan ngayon. Ah, madam pala to. Ingat. Madam, ingat ha. Ingat po. Bago, dyan ka ano, ano mo po si Yeng? Si Yeng? Yeng Giao. Hindi ko lalo yan. Wala ito. Hindi ka kasi nagbabasketball eh. Si Skip Tumailo nga, hindi mo kilala. Mga gano'n. Half man, half amazing. Damo nga lang, all cup. Ha? Sure. Dikaw. Yun. Pero eto. Urusa magba-Battle Fury. Tingin ko okay lang na ano. Hindi, maganda pa rin talaga yung ano, Battle Fury sa Urusa eh. Nako, eto na naman si Automatic Transmission Fluid. Pero if ever na mahirapan nila, minum pala nila. If ever na mahirapan si Urusa dun sa baba, o hindi na siya makapag-farm, okay lang na hindi siya mag-Battle Fury. Tito ko yun! Seryoso ka ba? Sabi niya, oh. Ayun, no? Oh, tama. Taga ano yun, eh. Taga kakamambangan yun, eh. Yan. Pero, hindi ko... Sino ba yun? Coach ng Gilas. Ah, Gilas Pilipinas. Lags! Couldn't move 3 seconds. Eh, di pocket loss yan. Sinagot, eh, no? Sinagot yung pro player. Anong Ender? Ano yun? Nood muna while watching. Sarap mag-work from home. Given ready. Yan. Hindi ko alam. Hindi ko alam sa basketball talaga. Sinubukan ko maglaro niyan. Kaso hindi ko talaga trip. Paano ka jump shot? Ha? Jump shot? Siyempre, tatalong tapos gano'n. Dunk yata yun eh. Dunk ba yun? Dunk ba yun? Ewan ko lang ka talaga kung alam sa basketball. Legit, as in. Pero yung... Good night, Malrin. Pero Crystal is... First blood. Sino pa nga nakakuha? Na-prevent na yung first blood kanina and sila pa nakakuha. Good yun. Pero si Maldrin, kamuntigan na rin sa mid. Buti na lang meron siyang purifier doon. Ito nga, oh. Oh, si Tenny Tenorio. Baka naman ikaw din. Pinsa mo si LA, ah. Hindi ko gets yung sinasabi niya. Pini Sir McEnner, no response. Ano yung QB nun? Wala naman tanong o kahit ano. Si Smika Israel, basag sa'yo sa ASEAN. Tulog mo yan, par. Umaga na, oh. Kilo umaga na tayo. Naku, yung more playing sa top. Oh, yun, nag-max lang naman ng ano, ng AJ. Pero nag-ano siya, delikado siya once na ma-ipit siya kasi kumuha siya na adaptive strike. Well, tingin ko yung top natin, hindi naman magkakaroon ng masyado pa tayo eh. Focus tayo dito sa mid at sa buha. Iniwanan na rin dito siya, ano, si... Relax ka lang sa pag-iwan, relax ka lang. Huwag mo masyadong i-dwell yun yung pag-iwan. Hindi ko gagawin yun. Ako lang naman ang iniiwanan eh. Iniiwan nung isang beses nga. Basag sa'yo, pangit mo. Damo ka lang. Ayaw pa! Sumbong kita. Ay, Daru! Yun lang, buti siya nalo. Grabe, the savior. Undying siya, hindi yun namamatay eh. Undying. I am the undying. You can't kill me. Pero sa baba naman natin, once na iwanan to si Blink, payang kaya patento agad niya, no? Ni Ursa. Mga level 5, ganyan. Pag nice to. Well, playing safe lang naman siya eh. Hindi siya masyado nag-overextend si kasi Flash, Arrow, plus basic lang. Here, giri. That's a kill na naman dito sa side ng Creepy. Bakit din nagiging early na lang ngayon kahit paano. And Malrin, binubuli dito yung mid oh. Grabe mong buli to.
Baka pag haste rune lang, well, may bote rin siya. May bote kasi eh. Mm-hmm. Kaya hindi siya takot ano. Hindi siya takot magpasok talaga. Marereplenish lang yan pagdating ng 5 minutes kasi rune. Runs na. Oh, kukunin niya lang. Pwede niya bang agawin niya? Thank you. Ay, hindi, masyadong ano. Masyadong maaga. Hindi pa pagkabuhay niya, ano na pala. Ah, rune na naman! Naku! Solo kill! Grabe naman mag-perform si Milan dito. Naku! Kala ko, hindi gagana. Kala ko may mabubuhay pa eh. Kala ko makakabag ka na siya eh. Strength ship eh. Kasi hindi na binigyan ng oras. Pero maganda kasi yung ginagawa ng ano, yung ginagawa ng nino to, ng creep wave. Kasi as early as possible, binubugbog na nila yung Morphling. Dahil alam nilang pagdating ng level 5 niyan, hindi na mapas na patay. Basta-basta tumama na naman yung arrow. Pero ito, ano yung sinasabi mo kanina? Undying tsaka Morphling? Mm. Gagana lang yun once na mapanalo dito ni Morphling yung lane. Kaya nga, eh, as early as possible. Hindi naman siguro kahit mapanalo, ma-hold lang niya. Mm. O hindi siya mabugbog ganun. Kaso, Malrin, well, easy TP yan. Basic, binasic lang dito ni Malrin playing safe with the infused raindrop dito para hindi ganun kasakit yung binabato na magic damage ni Kyop. Pero naku, si Flash, delikado na naman, wala tong mana. Nakapag soul rip na yan ha. Mm-hmm. Pero yun, may magic stick na siya dyan. Kaso mahirap mag-charge yung magic stick dyan eh. Hindi naman masyado nagagamitan din kasi ng skill. Late well, game lang. Siguro mamaya sa team fight. Sabi. Sabi din sa chat. Sabi ng aking late grandpa distant cousin daw namin sa LA. Well, good morning. Kaedad ko yan, kaedad ko yan. Si LA. OG strat, kaso lugi yung morph sa lane. Well, ayun nga. Yes, tama ka dyan. Ba, yun nga yung sabi ko kanina. Eh. Kasi punish nyo na naipunish yan hanggat hindi nagle-level 5. Kasi may chance na pagdating ng level 5, hindi mo na basta makapatay. Sir, sinasabi ko combo. Pero again, the arrow, tumama na naman. Maganda ano, ice performance dito habang sa top po. Nobig yun din si Flash and Morphling. Siyempre, wala siyang magagawa ron once wala na siyang kasama. Kaso si Entaki. Entaki, will you be safe? Pag tinamaan ng arrow to, naku, yan na, may pwesto na naman. Naku, wait, wait, wait. This is the sneaky mission. Galing magtago nito ni Milan. Ay, kita siya ni ano, ni ako. Ako si Blink. Nakita na siya dito, naspata na siya. Kasi yung bounty natin, wala pa rin kukuha. Hindi, ang ganda ng ginagawa niyo, nanlayo niya, sobrang layo niya na. Wala, meron na pala. Oo, nagtatago na siya kung saan-saan, no. Naku, magaan pa nga yata ng couriers to. Well, magandang gawin niya dito, maglagay na lang siya ng observer ward. Ay, may makikuha siyang courier sa mid. Makagalaw siya ng maayos. Kailangan salubungin yung dalawang courier na yun. Kasi yung ursa dito napapabayaan, ha? Pero ito si Malrin, delikado. Naipit. Oh, Shadow Strike. Ayan na naman yung arrow. Bitawa mo na! Ayan na! Bitawa pero walang nakuha. Pero yun lang yung right click, mapapatay yung Earthshaker. But the wave will hit. Well, D-Sire. Okay lang yan dito sa side ng ano, sa side ng creep wave. Kahit paano may nakill naman sila dun sa mid. Kahit na napakommit mo naman dito ng Sonic Wave si Pinupain. Tsaka si Crystalist kasi napapabayaan eh. Ayun yung maganda eh. Si Morphling naman, well, kung pabilisan lang mag-farm, syempre dito ko kay Crystalis. Magkaka-battle fury siya. Magkaka-battle fury pa. Ang sakit! Bully po. Bully ka mo, level 1 lang yung ilang power lang yun. Eh, plus 1. Plus 1. Isa lang, kahit si Clockwork lang yung mabunto rin, kaya nila patayin yung Underlord. Mananakit talaga. Yung nalambot pa naman nila dito, urusa kasi yun eh. It doesn't matter kung makunat ka eh. Once na mag-stack yung fury swipes, mamamatay ka. Pero runes? Wala, nasa baba. Nasa baba. Nandun, nakabantay kay Mirana. Eh, nag-blink na nga agad. Nabattle pa. Dapat kinuha niya na agad yun. Pero aroon! Will miss. Hookshot! Buti malayo yung undead profit dun. Kung malapit, pwede nila patayin dyan sa Entaki eh. Pero yung top natin, well, quiet na ulit sa top. Hindi naman magkakapatay yung dalawang yan. Void Spirit tsaka Morph. Masyadong matagal. Siguro si Void Spirit pwede na rin siya mag-rotate maya-maya. Mga 10 minutes. Kailangan niya na lang yung ano. Madelay talaga yung pagpapalevel at pagpa-farm ng Morphling. Yun lang kailangan niyang gawin dyan. Oo, para manalo siya. Easy the word na naman, just colored. Grabe naman yung si Milan dito, tutong duto. Dito tinitigilan yung mid ah. Kanina pa siya dyan. Kailangan mo talaga kasi ano eh. Kailangan mapanish yun. Pag na-shutdown nila itong si Queen of Pain talaga, may hirapan yung Morphling bumuot ng buong team. Naku, kaso maliligo rin niya ata ito. Ganda na naman. Hindi nila kaya patayin. Hindi nila kaya patayin. Wala pang Sonic Wave dito yung isang kip. Hindi nila kaya burst down ng ganong kabilis. Kaso si Fishman, nadeligado yung punta niya par maabutan niya ata. Nice. Ganda nung ano, natulak sila nung Cogs. Kaso, hindi na makalin si Blink ko. Uy! Hindi na siya makablink eh. Okay, yung courier yung tinarget niya. Taas din ang level nito ng ATF oh. Level 8. Dalawa yung level gap niya sa isang Morphling. Well, mukhang magiging maganda yung ano, early netong creep wave o yung team fight nila once na magsama-sama sila.
Ang dali kasi execute yung skill nila eh. Ako yun o. Mga ganun yun o. Mga ganun ni Morbin. Delikado yun. Oo, delikado yun. Diyos ko yun o. Speaking of delikado. Nag-expire, nag-expire. Grabe naman ito si Milandotong Dotto. Gaganda lagi ng pwesto niya. Plus, ang ganda nitong ward na to. Kitang-kita niya. Ayan na! Ay! Masyadong malayo. Kung tumama yun, nag-arrow siya kung ano eh. Nakita Remnant muna, no? Nag-arrow siya kung saan hindi may expected na dadaan yung arrow eh. Siyempre eh, Mirano yun. Expected mo bang may ano, may mag-arrow sa likod, may tower ka pa. Di ba? Pero ito, nadaanan niya. Pero hindi, hindi na mapapatayan basta-basta. Wala mana, wala mana eh. Wala na halos mana, tingnan wala natin. Wala na lockdown, wala na lockdown. Walang arrow eh. Arrow. Pero wait. Arrow. Kukumit yata nila to. Pupush, susubukan nila kaso dyan yung dying. Hindi na maganda. Tignan mo, looking at our network, sobrang damang nausa. Pero ito si Malrin. Sa baba eh. Tamang aras lang yan, tingin ko susulitin na nila yung siege creep advantage nila dito. Plus, unti na lang din kasi yung buhay ng tower kaso nag-rotate na dito si Blink. Tingin ko pwede sumama sa ATF doon sa baba. Ay, walang buhay, yun lang. Mukhang yun na, ako, Malrin. Ayun, nasigawan ni Mama. Na-turn around pa nila yan, si pero good yan. Okay pa rin naman yung network niya eh. Pwedeng-pwede niya pa rin magawa yung ginagawa niya once na mabuhay siya ulit. Pwedeng-pwede nila ulit yung push yung mid top, pero yung ursa kasi yung problema nila eh. Nakakapag-free farm yung isang ursa. Ang laki ng pagitan ng ursa, 5.2k. Tapos sa kanila, yung Queen of Pain, 3.6 lang. Bago mag 13 minutes, siguro may battle pure ni ursa natin. Meron siyang 300 gold nung ulinting. And mamaya walang pipigil gano dito mamaya pag nag-BKB yung ursa. Walang pipigil sa kanya. Nag-miss yun sa Aylin. Ayun yung problema dito ng ano eh, ng... Kaya, kaya pa tayo yung ATM. Eh. One more. Hindi na itulak nung... I mean, na itulak. Hindi pinapansin yun, no? Hindi nyo pinapansin yung Morbring. Well, easy money. Ah, yun. Pinatama niya lang. Parang di madine. Pero sa mid, napatay na naman si Entaki. Napatay na naman yung Queen of Pain. And ano na kayo nangyayari kay Skriff? Competitors na si, ano ha? Si Skriff, diba? Ah. Ayun, sabi ko sa'yo. Kahit na mamatay siya, mabupush at mabupush pa rin nila yung mid dito kasi onti na lang din yung buhay nun. And Ursa dito, once kasi na mag BKB to si Ursa 700. Pwede kasi yung Battle Fury BKB siya eh. Kasi madaming lockdown dito yung No Bounty Hunter, so kailangan na kailangan niya ng spell immunity. Kahit pag muna ba siya para sanggihan ka? Oo, tapos eh, nakakita niya. Pero mauhuli yata, hookshot din ako connect. Di na kukulit. Pero ito ah, yung Sonic Wave kasi pag na-force na agad, tapos dumating si Ursa nang wala ng Sonic Wave, wala nang papasok sa BKB niya na ano, na masakit na damage. Wala na. Sonic Wave pa lang naman ng spell immunity na ay spell immunity na nagpi-pierce. Ayun. Dito sa side ng No Bounty Hunter. Pierce spell immunity. Ayun, pierce spell immunity. Tingin ko pillage. Pero ito grabe. 100 lang to. Royal Jelly at trinket. Yung huli natin tingin 100 lang to. Ako 300. 100 lang. Kaya nga ng 13 minutes. May 30 seconds pa siya. 30 seconds pa siya. And mukhang farm niya lang yung isang wave. Ay kaso mukhang madedeli yata pag nabigyan siya dito sa baba. Grabe naman makaramdam yun. Wala silang vision dun oh. Grabe makaramdam yun. Alam niya, may nawawala eh. Oo. Well, may ward sila sa mid. Kaso si Kanyata yung medyo delikado dito. Paana? Goods yung visions dito ng The Bounty Hunter kaso okay. Early Roshan. Ito na yung panapos ng bounty, oh. Ng ano, ng Battle Fury. And syempre, dun sila galing sa may ward nila eh. Walang dumaan dun sa may river banda. So, The Bounty Hunter dito, wala silang alam na oh, baka nagro-Roshan na tong side ng 3-5 and that's it. Wala silang kaalam-alam and kukuha niya si The Prophet. Kasi siya yung magti-teamfight naman eh. Understandable. Si Ursa magpa-farm lang yan. Yan na, yan na. Sasama yan. Ayun na. May Yule Scepter na rin yung isang Void Spirit. Naku. Madali na makapag-set up ng ano. Parang pag na, ano ka, Astral Step in, di ka na nakapag-react sa Morphling na Yule Scepter ka. Kahit walang Astral Step. Kahit Yule Scepter, Aether Remnant lang. Habang naka-duration yung Aether Remnant, ngangaling-ngaling ganyan. Tingnan mo, max yung max level yung Void Spirit ay yung Aether Remnant yan. Tapos may arrow pang follow-up. Diba? Kahit dalawa lang. Pag-gising mo. Tapos overpower. Pag-gising mo, tubig gripo ka na lang, di ka na morphling. Naku po. Pero, let's see. Naku, habulin nila to. Stack up sila rito. Uy, hook shot will miss. Yun lang, di nag-connect. Kung nag-connect yun, magtutuloy-tuloy yung teamfight natin. Pero... 14 minutes yung tower game, mga sir. 9-2 yung score natin. 6K net worth lead dito sa side ng creep wave. Fairy trinket. Wala, nabugbog kasi yung, ano yung underlord dun sa may baba eh. Tinamaan sila dito nung wave. Or nung kaya nila defend to.
wrong time yung ginagawa ng no bounty hunter, may ages advantage dito. Walang ano ha, walang exo ha. Creep wave. Well, tingin ko hindi na magiging problema masyado yung walang exo eh. Ang problema nila dito, yung ursa. Nako po. Pero si Milan, masyado ka na ma-sim. Masyado ka na marami na nalaman. Hindi pa na matry. Sayang. Buhay pa. Kill na sa araw na naman, naririnig ko. Easy pa, and rage. Easy lang. Mabilis lang din kasi cooldown yan eh. Parang TNC lang to ah, bugbog sa una. Well, tignan natin kung parang TNC nga lang ba na bugbog sa una, babawi sa late game. Earthshaker dito, going for the Blink Dagger. Habang Mirana naman magkaka-vessel na. Ano na kaya item ng Morphling? Mag-re-recta Ethereal Bleed kaya siya. Hindi, Manta style goods. Manta. Kailangan na kailangan niya ng pandebuff ng silence dito ng Death Prophet. Hindi kasi magandang kunin niya na yung Aghanim Scepter dahil yung Earthshaker, yung Earthshaker yung dying, mababa pa yung level. Diba o, tingnan mo, nakamax kasi dyan Aftershock eh. Siguro pwede niya ng max next. Uy, naku! Uy, hookshot kay Desire! Gari na naman ata ito. Ekos lang, binigay sa dalawa, pero hanggang doon lang yun eh. Di worth it yun eh. Sana pag nabuhay siya ulit, pwede nilang depensa niya mid dito, kung mag-attempt. Hindi maganda yung Ekos lang doon. Ngayon, hindi sila matatakot na pumush. Walang Ekos lang eh. Kinibit na Exorcism, so the Bounty Hunter dito, alam naman nilang may rush o may Aegis Advantage pa dito yung Creep Wave, so hindi na nila susubukan i-def tong mid. Mauubos lang sila dyan. Grabe naman mag-decision making dito si Crystalis. Tama oh! Ang sakit nung damage! One more! Aray ko po! Baunyong ko! Wala silang vision na kung dito na rin si Milan. Naka-MLS pa! There's the ward! Patay tayo sa'yo. Ito pa isa! Yung sinubukan mag-defend. Wala ka ng Ekos lang, wala ka ng gagawin dito. Ba't ka nag-DB sa harap? Tatlong hero agad patay sa side no bounty hunter. Ganun-ganun lang. Si Milan! Uy, arrow? Naku, na-arrow niya pa. Nakapagbigay pa ng damage ka sa hookshot. Ganda! Nakapag-boy time pa siya dun. Loh. Basic lang. Grabe naman yung ano, connection dito at ano. Galing na. Execution ng creep wave. Hop. Morphling naman dito. Naku, medyo may katagalan pa yung kanyang ano. Manta style. Siguro mga 20 minutes pa. Grabe pala to si ano. Sino nga yung support na yun? Yung Clockwork? Nagdagger na yung Urso. Tapos ano pangalan ng Clockwork? Fishman. Si ano? Si Fishman. Si Fishman. Fishman Abdul-Jabbar. Kaya naman pala ano. Fishman naman pala siya. Napaka-coordinated ng galawan. Ayun, nahuli mo yung tamang word. Coordinated. Shoutout sa'yo. Carlo Kuwanko. Kaya naman daw ng NBH yan. Kung si Gabi at team sila kalaban ng Morphshaker. Basak sa'yo sa Reggie. Pero ito ha, yung naging basak vision... Basak sa'yo, Dalisay! Yung naging vision kasi ng No Bounty Hunter kanina, hindi nila napakinabangan eh. Hindi naman din nakapagbigay ng info yun kasi hindi naman nag-jungle yung isang ursa. Naku po, nahuli pa. 8 Remnant setup. Uy! Tumama yung 8 Remnant, hindi. And in Taki, in trouble, was able to blink out to safety. Pero patay na agad si, ano, si Gordon. Si Flash Gordon, let's see. Gordon Ramsay. Oh. Pero Death Prophet dito. Inabol siya ng mga mumu. Patay to. Mako, mapapatay to si, ano, si Malvin. Well, okay lang. May Aegis pa naman siya. Tsaka pa wala na rin yung Aegis. Think of, pwede niya lang ano eh. Pakamatay eh. Pakamatay na siya. Para ma-refresh yung buhay niya. Kasi wala din siya mana at the same time. Pero mukhang di niya nagagawin yan. Ang one-sided daw nung game 2. Well... We can say that. Hindi pa kasi yes. Pumapalag yung Robot Hunter eh. Wala pa rin kasi yung ano eh. Yung Morphling na kuri. Ako yun nga lang, napatay pa. Nanakot din siya yung Taki. Matamay nung Battle Fury. Uy, hookshot, arrow. Naman yung hookshot ni Fishman at patay din dito si Taki. Grabe naman yung galawan nito, napaka-coordinated. Pat mo may rocket. Hindi po ako yun, hindi po yung viewers. Inaaway lang po. Wala, ito yung sinasabi ko sa'yo kanina eh. Nag-invest sila dun masyado sa Death Prophet na patay nila ng patayin. And in exchange, nakapag-prepare, may isang urus ah. Wala sila magawa. Nag-pop sila. Okay. Okay lang. Okay lang, pop-push na naman din ah. Rekta ka na ng ano, rekta ka na ng DM3 Tower. And Flash! Nakuka, Flash Gordon! Wala, may arrow din na pa sa lubong. Oo. Mamatay ko talaga. Durog na sa una, tapos hanggang huli. Ayun lang. So yun. No chance. And ursa dito, ang ganda rin magiging item nila eh. Ganyan yung stop si Morphling, doon na lang talaga magpa-perform sa jungle ng kalaban kasi
sinasakop na ng creepy yung jungle nila eh. Wala na. Tingin ko kahit sa mami morphling, hindi magiging masyado malaki yung change eh. Kaya pen, wala pang 30k gold lead, sabi rito rin sa Jasper Saburo. Okay, okay. So, Jasper, parang so, kailangan mo na umabot ng 30k yun lamang ng ano, ng sino to? Ng TNC. Ng, hindi, nito. Yung kanina, ngayon. Yung creep wave. Creep wave. Hindi, lamang naman sila ngayon ng 13. Sounds like 30 naman yun. Pwede na siguro yan. Ayan. Maganda pa kasi dito sa side ng creep wave. Na-hold nila yung kalamangan nila eh. Hindi yung hindi sila nagpa-follow up and kung naghanap ka ng mali, hindi sila masyadong gano'n na nagkakamali. Well, may mangilan-ngilan. Kaso nababawi din nila agad eh. Ganun yung shifter na rin. Naku, yun lang. Si tapos going for the Abyssal Blade. Habang yung Death Prophet at natin. Sinasabi natin kanina, I think kailangan yung mga with the likes of BKB, Sanggyasha, mga ganun. Hindi! Anong BKB? Walang BKB, BKB dito. Aghanims. Diba? Hindi, yun nga yung sabi natin. Maganda kasi nung kahit naka, eh, diba? Kay, naka-hold ka, pwede ka mag-enrage eh. Kahit naka-stun ka eh. Pero Aghanims na rin dito, yung isang Void Spirit. Dalawang item pero, na yung kanya dito. Kung nakita nila si Automatic Transmission Fluid, there's the hookshot. Para nga naman pag napit up mali, sabay-sabay tayo. Nahuli pa! And Fishman, ang ganda, nung Echo Slam, saan dalawa? Kaso patay siya dun. Patay, eton si Fishman. Nadamay pa nga! Disarm and Antaki will also go down. Uber out? Grabe si Malvin. Pati yung Void Spirit. And tingnan natin kung makakapag-uber out. Nasaan na si Khan? Yun lang, tatlong patay dito sa side ng No Bounty Hunter. At may hinahabol pa rito si Milan. Araw mo. Ay, tatamaan yung career. Hindi naman na. Safety lang naman. Pero grabe, sobrang yaman dito ng ursa natin. Tsaka ng Void Spirit. Tignan mo yung item nung, ano, nung Morph Manta style pa lang. Anong gagawin yan dito sa ursa? 21 minutes na. And 21 na rin yung kills nila. Habang yung dito sa side ng No Bounty Hunter. Then makukuha pa ng No Bounty Hunter yung ano, yung second 15 kills tsaka second 20 kills. Munti, oh, sa, well, easy lang kayo mga sarangkat boy ang ice cream, may pag-asa pa. Kaso, 19 seconds po, boy na yung Roshan eh. Ayun yung magiging next objective dito ng Creepy eh. And, towers naman dito, tingin ko pagkakuha nila ng Roshan, pupunta sila sa baba. Or pwede nila push yung baba, tapos punta Roshan. Sa bagay nga, hindi pa naman daw nag-high grounds eh. Easy, boy pa yung ice cream eh. Malay mo, pag-asa pa, pero yun. Kita siya, ang darakit. Patay na naman. Si Flash. Hindi tatagal, buddy. Flash. Kung gano'ng kakabilis, gano'ng ka rin kabilis na matay. Pero Roshan is up. May nabinig akong tumatawa. Di ba mabilis si Flash? Bababutik. Gumunod lang naman ako eh. Siyempre, yung astral step yun eh. Ginaya ko lang noon eh. Okay. Bulibong putik. Hater. Ayan, mag-aganim scepter na siya. Yun na lang pwede niya maging damage yun eh. Damage build eh. Ayan na. Bobo ka. Ayan na. Ang Rosh, second Roshan of the game. Hindi na nakagalaw puro stun. Wala ano? May hirap na sila dito. Pumapasok na pumapasok yung stun eh. Walang magagawa rito yung No Bounty Hunter eh. Wala na yung ano eh. Wala na yung mala-earth spirit nila na pag pumasok. Pwede mabawi yung Aegis eh. May steal eh. Wala silang initiator gano rito sa side ng No Bounty Hunter. Uy, yung Earthshaker lang initiator nila. Kaso, yung nila. Yul Scepter Arrow. Nahuli pa si Flash na naman. Dalawang beses ka na nabibigyan dyan. Anong Pillage nandito ako sa tabi mo? Flash. Flash ka ako, Flash. Alo ako, Flash. Buti ko lang masabi yung Pillage. Flash na. Ito na, sinim ko lang nga eh. Ano nga yung sinim? Si Visage. Visage, Pillage. Sabi ko sana talaga, Pillage. Buti na ako, Flash. Ha? Nakuyari ka naman. Uy, wait, may vision na sila. Ay! Tinman na Astral Step. Nantaki! Akay ko po, Diyos ko Lord. Yung pagsabog na lang ng Astral one-sided, Step ang pumatay. One-sided massacre to mga sir. Pwede na itawag yung GG. Diyos ko po. Hindi rin kaya ng Morphling dito kahit sumama siya sa teamfight. Oo, hindi kaya. Wala na mga sir, pinapatagal na lang dito ng No Bounty Hunter yung game natin. Well, tignan natin kung may execute pa nila ng mayos yung sinasabi mong combo. Morph Shaker or D&D. Hindi nga siya nagkukyo ng Aghanims eh. Hindi, nakakyo na. Ayun. Tignan natin, pero... Number burst na itong Void Spirit ha, let's see. Ganda ng stun, Pit of Malice. Magpagpag pa. Simulate out lang natin. Naku, si Flash na naman! Naging alay dito. Ayan yung sinasabi ko sa Orsa Peak. Kapag nakakuha niya yung lakas niya, yung timing niya,
ang hirap na ibaba. Pero kapag naunahan mo naman, sobrang diba, snowball ng ursa. Bababa naman siya, hindi na siya magi-snowball. Sobrang ano, snowball ng ursa, wala makakapigil sa kanya. Aray ko po, buti na lang may Yule Scepter. Pero yung araw, tumama sa tadyang. Naputokan pa ng baby rocket, yun lang. Dinanan ng Batsu. And ayun, ayun, buyback. Buyback? So okay, back nalaban, na tayo. Nalaban, back nalaban. Na eh bigla mo gano'n. Fake back. Nalaban bigla. Wala yung morphing, kahit sumama kasi siya eh. Wala siya magagawa. Tamang watch muna siya dyan eh. Teka, teka. Sabi dito sa chat ni Just Mining. Doon pa lang sa 2-level advantage ang Void Spirit at Priestly sa Ursa, GG na. Ay, nakita ko rin yun, yung sinabi ko kanina na ano. Level 6 yung isang morphing, tapos yung Void Spirit level 8. No, grabe rin kasi mag-perform si Milan eh. Siya rin yung nag-opi ng mga kilos dito, lalo na sa top. Ang pinakamagandang ginawa niya doon, hindi niya tinigilan, di ba? Yung mid. Yung morphling din. Yung morph- kasi araw-araw, yung mga positioning niya, kakaiba rin kasi. Sabi ko nga, di ba, level 5, ang pinaka-the best na, ano, na level ng morphling. Kasi mahirap nang patayin dahil level 3 na yung ano mo eh. Yung shift mo eh. Yung attribute shift attribute mo eh. Shift mo. Pero abang maaga yun, hanggat hindi pa dumarating eh, i-punish mo siya na i-punish. Which is yun yung ginagawa dito nung ano, nitong creep wave. Isa lang ang masasabi ko, lahat ng trabaho nila nagawa nila ng sobra-sobra. Ah. Yung sa side ng creep wave. Ano mo, kahit yung clockwork ang yaman no. Oo nga no. Sariwa pa rin. Tingnan mo yung ano, yung mid dito ng yung ano. Yung laro ng TNC kagabi. Yung, tawag dito, yung mid ng no bounty hunter, kasi yaman lang ng ano, ng post-4, na dito ng creep wave. Araw na naman, no? Info-info lang. Scouting araw, scouting araw lang. Aray, aray. Uy! Hop, pinong malis. Tapos di Atos, naku, natalunan sila. And Blink in trouble. He might go down. Yes, he will. Pwede na itawag to pledge. Ayoko na makakita ng masakar dito. Exo. Hindi siya nagiging bias, pass, pero napakalinaw na eh. Akit yan. Next level play. Abyssal Blade, kompleto pa. Tamang watching kompleto mo na. Kompleto na ata. Tamang ubi marathon mo na kung paano kunin ang ating barracks. Hindi, may pag-asa pa. Mabubuo na yung... din kasi yung ano eh, yung undying eh. Mabubuo ay, underlord. Na yung ano, mabubuo na yung Aghanim Scepter. Couple of gold away na lang, makukuha niya na yung tatlo eh. Ayan na, may Aghanim Scepter na. E bigla na Abyssal Blade. Let's see. E bigla na Abyssal Blade yun ang Aghanim Scepter. Ay, walang Rich Shaker, yun lang. Walang kagyain. Hindi, undying, undying. Undying, yan, yan, yan. Double Atom Storm, kaso yun lang, inalis na. Let's see. And Flash. Na ako na silence. Double Yules, Arrow, sineta pa niya po yung sarili niya. Ano, pero yun lang, napatay na nga si Intake, same time, eto si Flash. Wala na rin siyang gagayain. Hindi, pwedeng gayain ng yung kalaban, yung kalaban. Yung sarili niya. Tingin siya sa salamin. Para dalawa yung Morphling. Maiba lang. Inulan din na sila. Tingnan mo, ginagawa sa mga bata. Gine-gatekeep na sila dito. Na ang buong creep wave at nadali pa si Khan. Two silence. Ayan na. Ito na, buhay na. Oh, in 3, 2. Nya. 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 Ayaw pa rin. Ang tagal. Talaga. Wala, wala. Oh. Ayan na. Umaba, yung P-Shore. Creepy. Ito yung pangalawang P-Shore. Okay, eye shard na. Ano, Aghanim shard pala. Aghanim shard. Ito naku, na. Yung Morphe, tumatalo na mo. Tumatalo na mo. Oh my God. Charles Freeper. And Flash is down. 31-4. Malayo pa yan. Sa bas... 2K pa bago mag 30K. Ah, sige, sige. 2K pa, 2K pa. Tsaka sa basketball, kaya pang habulin yan. Buhay pa yung... Isang 3 points lang ni Pitong yan. Complete na ba yung towers nila sa baba? Isiyan mo lang. Ah, sige, sige, sige. May pag-asa pa. Okay, okay, okay. Wala pang shard morph, wala pa. Ay, si Yero, si Air Jager, meron natin. Tignan natin. Ay, Arrow! Ay, ito oh, na yung picture. Huh? Pero sa kabila yan, yung sa totoo, natulak si Crystalis. And there Echo you go, Echo Slam. And Flash will fall. Same as Desire and Taki. Ano, at dahil iwan na lang dito yung Morphling. Lalaban? Si Papa? Matapan? Na-PSL! Araw! Tumama! Araw sa Bakon! Aghanim Scepter pa, Brad! Aghanim Scepter! GG! Wala ba kayo, Bak? This is it! This is the timing! Itang! 30k gold lead! Ayun na! Aghanim Scepter! Uy! Ba't tumatakbo na ito na yung timing na hinahantay natin! Yun lang! Nako! Ntaki! SM ikaw! Pero mo pain! Nakapo! Nag-essence ring! Di pa nakabuto si Creep! Di pa napatoy! Si ATF! TP out! Yung receptor to debuff that... Oh! Nag-blink eh! SL! Eh, di pa napatoy! Si Milan! Pinaglalaruan sila! Oh my God! Okay, dito. Pwede na to. Malrin!
Tingnan natin. Boot trip. Ay! Napatay. Finally, pero this is the hope you are waiting for. Baka ito na yun. Ito na. Baka ito na yun. Nabubala ulit sila sa 38k. Nakakuha na rin sila ng kills. Ang margin natin is 30k. Naka-high ground. 30k yung lalamangan ng kalaban. Kanina, naging 28 na lang ngayon. Nabawi na nila. Babawi pa. Sa team fight natin. 38 dapat. Oh, isiyan nyo lang. Pero, naku. Naku. Ay, muntik na. Pero sumabog yung ano, extra damage from the ano. Ang kulit ng item ng Void Spirit na kaya rigid fight ko. Pangalis lang talaga dun sa meron sa may pitong balis. Kasi pag nag-yield center na siya, pag bumawa dyan, pitong balis ulit eh. Nice choice of item. Well, gamit na gamit naman din na yan. Ito na. Stats na rin yan eh. Oo. Oh. Tsaka sure win na kasi. Mahirap. Ito na ha. We're looking forward na na. Pero hukat kayong Taki. Patay yan. Dieback mga sir. 3-man down. 2-man down sila dito ha. MLS, you, and me. Nagdago na yung nagdago na yung Mirano. Diyos ko, pag yun nagdago na. Inahanap nila eh. Ewan ko kung ano yung pinanghawakan na Bounty Hunter ha. Sinusubukan nilang patagalin? Oo, pwede. Talaga? Naku, eto na! Tumalon! Arrow? Uy, tinamaan! Alam ko! Lasi yun! Hindi tumagos yung arrow sa kanyang tubig na katawan at patay na naman! GG! Kaya pa yan! 30k! Oh my god! Good night, Malwin! Good night, Irene! Talaga ang inabot dito ng No Bounty Hunter! Ay, nung ginawa silang bata, oh! Ito yung isa sa mga ayoko nasasaksin ng laro, eh. Ginagawang bata yung kalaban. Parang hindi upper division yung ay hindi parang hindi pro yung talo ko sa ano sa pusta hindi umabot na second 10 kills. Wala mga sarili na pa yung game natin. Nakitang-kita niya naman kung parang nila ginawang bata rito yung Bounty Hunter. Tsaka grabe rin kasi mag-doting creep eh. Totong dota. Laro na si Milan. Tama. Grabe yung mga R1 bigay ng R1 nun. And syempre Crystalis nakuha niya lahat ng space. Syempre ano expect mo sa mag-snowball na Ursa? Wala naman pipigil sa kanya. Disaster yung game number 2 natin mga sir. Pero Creep Wave, kasama na po nila yung Hellbird Smashers sa taas ng lower division. Oh, currently... So, sa nasan siya? Nasa taas o nasa lower? Alin? Nasa taas o nasa baba? Nasa lower taas ng lower division. Ayan. Ayan. Pero yung current standing dito ng Creep Wave is now 4-1. Tapos yung No Bounty Hunter naman 3-2 na yung kanila magiging standing. Pero yun nga. Tingin ko hindi rin nag-workout dito yung hero ni Desire. That yung mga Earth Spirit, yung mga initiator na hindi na ano, nagre-rely masyado sa item. Naman yung plano. Na-execute. Nakakuha naman nila yung timing. Meron silang Aghanim Scepter at di gantong ano, level 19 nga lang yung Morphling eh. Ang problema, I think hindi rin max yung Enchant Totem. So, baliwala rin. Nakita mo kanina, may hinataw siya pero hindi na max. Kahit naman siguro max eh. Diba? Wala rin eh. Hindi, malay mo naman bumula. Ganun din lagi naman eh. Lagi namamatay din kasi si Flash. Eh, siya yung pinot trip sa game natin eh. Ay, si Flash din, kanina, nung kahit sabi mo 0-14, ang baba rin ng level nung ano niya. Lackluster din yung Q. Level 2 lang ata yung decay niya. Parang ganun. Parang mas maganda pa yung naging performance niya sa Rubik kanina kaya sa Q ngayon. Masyado talagang nag-lock yung eyes sa kanya ng Mirana. Dun sa dalawa. Ay, schedule pala. Kay Kan tsaka kay Entaki. Pero yun na nga, schedule para bukas mga sir, tignan muna natin. I-promote mo muna quick shoutouts para sa ating mga sponsor. Diarmory, yan. Basic lang. Still series.